Hello Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Alamin natin Sagittarius ang mensahe sa'yo ng Saturn in Pisces from March 2023 hanggang 2025. Okay, ano ba to? Sagittarius. Okay, food. Wow. Nourishment, relationship, and health. Okay. Next is stairs, direction, timing, alternative course, choices, passion, survival, innocence, trust, honesty, cosmic consciousness, breathe, and sacred geometry. Ang dolphin na to, guys, lumabas to sa Aries. Pwede mong panoorin, Sagittarius, yung same sign mo na Aries. Okay, so dito, sinasabi ng baraha mo na maraming, kumbaga, pagbabago sa buhay mo ang darating this 3 years, okay? And ang unicorn na to, nagsasabi sa'yo na sobra-sobrang inosente yung mga Sagittarius. Diba? Parang masasabi natin na mga mabubuting tao talaga. Kailangan nyo daw na magtiwala. Kailangan nyo daw na maging honest. Yun ang sinasabi ng baraha from March 2023. And dito sinasabi na posibleng yung iba ay magkakaroon ng love life, yung mga single, yung mga may karelasyon, going stronger yung relationship. May mga choices kayo na pwedeng gawin, okay? May mga kailangan kayong pag-isipang mabuti. So, kailangan yung isipin maayos bago gumawa ng desisyon. And ito naman ay direction, timing. So, parang ang year 2023 hanggang 2025 ay year sa inyo para makaakyat kayo doon sa direction or doon sa stairs or doon sa hagdan ng tagumpay. Diba? So, parang ibibigay sa iyo ng universe yung hint. Parang hint yun, guys, diba? Parang hint siya kung anong direksyon ka dapat papunta para maabot mo yung tagumpay mo. And magkakaroon ka din ng sobrang abundance. Abundance, blessings, prosperity, lalo na sa katawan, good health, okay? Good health and good relationship. And kailangan mo daw na mahalin yung sarili mo starting March 2023, okay? Kailangan nating mahalin ang ating sarili, kumain ng tama, kailangan nating bigyan pansin ng relationship and ang ating health. Okay. Sagittarius. Okay, so recognition and reward. Same as the Leo, mayroon kayong mga kailangan i-celebrate, guys. May mga kailangan kayong i-celebrate. Dahil posibleng yung iba sa inyo ay makakatanggap ng recognition or reward, promosyon, yung iba ay pwedeng tatakbong kandidato sa eleksyon, Sagittarius, so kung may bala ka, pwede kang manalo. Okay, spiritual strength, pero sinasabi ng baraha mo sa'yo na kailangan mong mas patatagin pa yung iyong spiritual na buhay. Okay, hindi lang yung ating financial na buhay or emotional ang i-focus natin. Bigyan din daw natin ng pagkakataon na maging balance yung spiritual or bigyan natin ng focus. Okay. Sagittarius. Okay, sa tatlong barahang ito, yung mga pinag-iisipan natin, yung mga bagay-bagay na gumugulo sa buhay natin dahil sa problema sa pera, 'di ba? Problema sa pera or yung mga nagbibigay sama ng loob sa atin, 'di ba? Yung overthinking, overanalyzing, yung cause noon, okay? Ano ba yung dahilan? Sinasabi sa iyo ng baraha dito na posibleng parating na siya, okay? Or darating, may sagot, parang gano'n yung sinasabi ng baraha. Sinasabi sa'yo dito na may darating na solusyon sa mga pinoproblema mo.
Okay, high priest. Yun na nga, spiritual helpers, angels, archangels. Sinasabi ng baraha mo sa'yo na bigyan mo yung sarili mo ng time na makapag-isip. Diba? Yung halimbawa, may mga kailangan kang pagdesisyonan, kailangan mong bigyan ng sarili mo ng time na makapag-isip, makahinga ng malalim para makuha mo yung tamang diskarte or solusyon. Mayroon tayo ditong reverse na star. Lumabas na pray to sa Leo pero sa inyo reverse. Sinasabi ng baraha mo sa'yo dito na kung ang isa sa dahilan ng Nine of Swords mo tsaka Five of Swords ay yung pangarap mo sa buhay, huwag mo daw madaliin. Okay? Dahan-dahan lang daw sa pagtupad. Diba? O, kita mo? Sorry. Sinasabi ng baraha mo dito na Two of Swords, may mga pagkakataon ka na pwedeng mahirapan ka sa pagdedesisyon, mag-alala kung bakit ang tagal-tagal naman ng promosyon ko or kung ano pa man, masasaktan, pwede kang masaktan dahil sa sobrang paghihintay, hindi mo daw kailangan na mag-focus doon sa pain, sa mga paghihintay na yan, or sa, di ba yung impatient, magiging impatient natin, minsan nakakasira ng diskarte, huwag ka daw doon mag-focus, Seven of Cups, may choices ka daw di ba, magician, and kung ano daw to na gusto mong makuha sa buhay mo, kung ano daw tong gusto mong makuha sa buhay mo, like tagumpay, emotional na tagumpay, kasi mayroon tayo ditong nourishment, relationship, and health, na yun yung makukuha mo for this 3 years, ang Seven of Cups, sinasabi na piliin natin mabuti, di ba? Binibigyan ka sa Sagittarius ng pagkakataon ng universe na makapili ng deserve mo. Ano bang deserve mo? Deserve mo na good health, deserve mo na relationship, deserve mo na blessings, deserve mo na trabaho. Di ba yung parang, ang sinasabi kasi ng baraha, dahil siguro sa kagustuhan nating makapasok sa isang trabaho, magkaroon ng relationship, baka i-take for granted natin yung sarili natin na kagustuhan. Di ba? Kung ano na lang yung nandyan, yun na lang yung tatanggapin. So, yun daw ang wag mong gagawin. And magician, kung ano yung manifest mo, kung ano yung gusto mo, makukuha mo. Kasi, nasa'yo ng lahat eh. Nasa'yo yung talino. Yung talino na sinasabi dito, hindi yung matalino ka sa lahat ng subjects. Hindi, yung diskarte sa buhay. Okay? Diskarte sa buhay, kababaan ng loob, kagandahan ng asal, kasipagan, nasa'yo yan. So, lahat ng mga gusto mong matupad, matutupad mo. Four of Pentacles, naka-focus ka rin sa pag-iipon ng pera. Or kung hindi ito ang focus mo, eto dapat ang bigyan mo ng pansin. Kailangan mong mag-ipon ng pera. Kailangan mong i-secure yung lahat ng mga pinagpaguran mo. Okay? Okay, Six of Cups. Maraming family events or maraming mga family issues na siguro nararanasan ka 2 years ago, siguro 2021, 2022, ang posibleng magbabalik sa'yo. Like yung mga may mga tao sa buhay mo na parang may mga grudge sa'yo, Sagittarius. So, pwedeng nakalimutan mo na yon pero sila hindi nila nakakalimutan. So, be careful doon sa mga pakikisamahan mo, lalo na alam mo na may galit sila dati. Kasi hindi nila maalis-alis sa buhay nila yung ginawa mo sa kanila. Kung may ginawa ka man sa kanila, or kung ano man to na grudges or resentment nila sa'yo. Okay? Six of Swords, may pagkakataon na makapag-travel ka. May travel, Page of Cups. Diba? May travel dito na pwedeng gawin ang mga Sagittarius kasama ang mga water sign Pisces, Scorpio, and Cancer. Or may pagkakataon ka sa future na makapag-travel, makalipat ng tirahan, sa mas maayos na tirahan, mas maganda, mas stable, mas kalmado, makapunta sa lugar na pinapangarap nyo as vacation, na kasama ang buong pamilya, or makauwi ka sa lugar kung saan ka
ipinanganak na parang siguro ang iba sa inyo, ang tagal-tagal nyo nang hindi umuwi. So, may pagkakataon ka na bumalik sa lugar kasi nandito yung Six of Cups eh. So, parang may pagkakataon kang bumalik sa lugar kung saan ka galing. Okay? So, yan ang sinasabi ng Baraha Sagittarius. Maraming salamat and see you again. Bye!